Napakalinis si Iggy. Oh. Motor ba to? Maandar po ito? Electric po. Hindi. Tuti. Tusto. Ano, saan mo ba gusto tumira? Sa atin o dito na? Yung totoo. Saan mo gusto mong tumira? Babum bum bum babum bum. Oh. Ingat kaya. Boss, huwag nyo na po ibalik sa akin. Walakas pong kumain. Bye-bye. Saka na. Pagkatapos nga bigyan ni Boss Ren si Eugene ng napakadaming pyesa, inaya naman niya kami dito sa vintage source at ang sabi nga niya, meron daw siyang patanghalian para sa amin. Grabe talaga si Boss Ren at ang JRP family, talagang todo bigay kapag sumusuporta. Biruin niyo nga, meron na nga kaming pyesa tapos meron pang patanghalian, saan ka pa? Tapos di pa ito nagagamit ha? Yung Mustang pa nasa gawa. Tapos nga, dito nga pala nakapark yung mga sasakyan ni Boss Ren sa mga alaga. Alam nyo, Diyos mayo, Apo Mari Margarapones. Hindi ko nga alam talaga kung saan ako titingin din. Diyos ko, napakagaganda ng mga sasakyan niya. Mapamotor, mapakotse. Masasabi mo na lang, wow, nice car. Sir, what do you do for a living? Diyos mayo, tingnan nyo naman yung Suzuki Jimny na yan, oh. Bonggam-bongga. Ito nga talaga yung nakaagaw pansin sa akin. Tingnan nyo naman, pagkalinis-linis pang motor show yata to ni Boss Ren. Honda yata ang tatak. Napakalinis, si Iggy. Wow! Oh. Sobrang linis. Ito yata yung pinangmamotor show ni Boss. Biruin nyo nga sa edad na 35 years old na napaka-successful na talaga ni Boss Ren. Eh, talaga nga naman yung hilig niya sa motor at saka sa kotse, kinumbert niya into business. Kaya nga yung mga ganitong tao talaga, eh, dapat ginagawa nating inspirasyon para sa susunod na panahon, eh, tayo naman. Ano po ba ito? Tayo din po ba yung ganito? Italy po. Ah, Italy pala pag Vespa di. Italy naman. Tinuro nga ito ni Boss Ren yung maliit na shop na yon, nakalagay nga Red Speed. Ang sabi nga niya, dito nga doon nagsimula ang lahat ng kanilang mga pangarap. Dahil nga nandito na kami ni UJ, pumasok na nga kami dito sa loob ng vintage stores. Alam nyo ba, napakadami ditong mga vintage na mga cups. Ito nga lahat ng mga hilig ni Boss Ren. Sigurado nga ako na isa sa mga nanonood ngayon ng video na to ay nakabili nga kay Boss Ren sa mga cup at solid naman talaga at legit na legit. Napakahilig nga talaga ni Boss Ren sa mga parang lumang mga gamit, yung mga classic lang ba. Tapos nga makikita mo nga rin dito yung iba't ibang collection ng mga Dragon Balls, eh. Motor ba to? Maandar po ito? Electric po. Hindi. Tuti. Two stroke. Wow! Motor pala yan. Paano po sinasakyan? Ilang nakakita na mga ganyan? Ito po. Yung kayo po, niaangat po. Tapos, tanggalin mo yan. Ayan yung manibela. Ilalabas mo yung manibela. Pagkalabas, tapos ilalak mo. Ayun, parang scooter. Tapos yun, iaangat siya. Yun lang, pwede mo lang sa pwede. Pahawak nga ng totoong Louis Vuitton. Parang di pa ako nakakahawak ng totoong Louis Vuitton eh. Ah, UJ, ganito pala yung totoong LB. Oh. Ganun pala yung hawak. Tapos nga, eto ang napakalakas maka-flash. Bakita nyo naman, naalala nyo ba yung computer game na to? Diba, eto yung mga hinuhulugan natin ng piso. Tapos nga, dito sa gawing itaas, eh, nakita ko nga itong mga koleksyon ni Boss Renz. Nandyan nga si Mario, si Chucky, si Bart Simpson, si Astron. Nakakatuwa lang talaga, talagang batang-batang 90s nga si Boss. Yung GPS pa yata, oh. Ipalit siya pa siya. Naku, pasensya na daw, Diyos ngayon. Kala ko babusog ka, huwag kang kakain dahil meron ka ng parts, ha? Huwag kang kakain. Ha? Oh, sabi mo, busog ka. Ha? Ano yung nabawasan? Nakad na ako. Nakad na ako. Ayan. Ba? Luto nga. Si Boss B. Ay, hello, madam. Hello. Hello, madam. Nakawagan talaga kita, eh. Oh. Ano, saan mo ba gusto tumira? Sa atin o dito na? Yung totoo. Saan mo gusto mong tumira? Yan! Ha? Naku, puro balat!